Ang ship na inatake ng Yemen Houthi rebels ay full of grain na patungo sa Iran. At ang isang Greek-owned Marshall Islands flagged bulk carrier ang sinalakay ng mga Yemen Houthi rebels noong nakaraang linggo at may laman na grains patungong Iran. Ang attack sa Laax ay nangyayari habang patuloy ang mga pag-attack ng Houthis sa mga shipping sa buong Red Sea Corridor at bahagi ng isang campaign na ang aim ay ma-pressure ang Israel at West tungkol sa war sa Gaza. Gayunpaman, habang bumababa ang shipping sa artery sa loob ng ilang buwan, dahil sa mga attacks ng mga rebels, ay na-struck ang mga vessels na associated sa Iran, pati na rin ang Tehran Economic Lifeline na China at Russia. Isang statement ang inilabas ng mga French Naval Forces na nakabase sa UAE ay nagpatrol sa Middle East at na-identify ang grain shipment na patungo sa Iran. Sinabi ng isang team na mula sa Djibouti ay ang nag-inspect sa damage na cause ng attack na sinasabing involved sa mga drone at missile. At wala namang natagpuan na dangerous na explosive sa loob ng ship, at ang mga image na inilabas ng French Navy ay nagpakita ng damage sa waterline ng ship at pati na rin sa deck nito. At ang attack ay nakita ang 5 missile na tumama sa Laax sa loob ng mahabang attack, ayon sa private security firm na LSS-SAPU. Ang LSS-SAPU na noon ay tumulong sa pag-evacuate ng mga mariners mula sa attack ng mga Houthi na Ruby Mar, at ito ay nagsunk at sinabi na walang prior warning by radio mula sa mga Houthi. Ang LSS-SAPU ay may 3 armed security guard na onboard sa Laax at the time of attack. Kasama sa mga crew ng ship ay may 13 Filipino at isang Ukrainian, ayon sa Philippine Department of Migrant Workers. Ang mga Houthi sa mga nakaraang buwan ay nag-step up ng mga attacks sa mga shipping sa Red Sea at sa Gulf of Aden na nag-demand sa Israel na i-end ang war sa Gaza. Ang mga Houthis ay nag-launch ng halos nasa 50 attacks sa mga shipping at pumatay ng 3 sailors at nag-seize ng isang vessel at sunk another noong November, ayon sa U.S. Maritime Administration. Noong Wednesday, isa pang U.S. MQ-9 Reaper drone ang nag-crash sa Yemen, na kung saan kiniklaim ng Houthi na sila ay nag-fire ng surface-to-air missile. Ang U.S. Air Force ay hindi nag-report ng nawawalang aircraft na nag-lead ng suspicion na ang drone ay maaring piloted ng CIA, at maaring hanggang 3 na ang nawawala ngayong buwan. Ang U.S. at Britain ay sumalakay sa mga target sa Houthi rebels sa Yemen matapos ang pagtaas ng mga attack sa shipping, at ang U.S. at Britain ay nag-struck sa 13 Houthi target sa ilang location sa Yemen bilang response sa recent surge ng mga attack ng Iran-backed militant group sa mga shipping sa Red Sea at Gulf of Aden dahil sa war ng Israel at Hamas, ayon sa 3 U.S. official. Sinabi ng mga Houthi rebels na ang mga airstrike ay pumatay nang hindi bababa sa 16 na tao at nasugatan ng 35 people. At ayon sa mga official, ang mga American at British fighter jets at ang mga ship ng US ay nag-hit sa wide range ng mga underground facilities ng missile launcher at command and control site at other Houthi vessel at iba pang facilities. At nagsalita ang isang official sa condition of anonymity upang mag-provide ng early details ng isang ongoing military operation. At nag-struck din ang US ng isang 8 uncrewed na mga aerial vehicle sa mga Houthi-controlled area sa Yemen na itinuturing na nagdudulot ng threat sa American at coalition forces. At ang iba pang mga strike ay tumama sa rebel-held capital na Sana, na near sa airport at communication equipment sa Taiz, sabi ng mga reporters, at may ilan pa lang na mga information ang inilabas na nagpapahiwatig na ang Houthi military site ay ang na-struck. Kinukonfirm namin ang brutal aggression na ito laban sa Yemen bilang punishment sa kanyang posisyon, sa support sa Gaza at sa support sa Israel upang makontinue ang mga crimes na genocide laban sa mga wounded, nakakulong at steadfast sa Gaza Strip, sabi ni Houthi spokesman na si Mohammed Abdul Salam. Ang mga strike ay dumating isang araw matapos ang isang US MQ-9 Reaper drone ay bumagsak sa Yemen, at inilabas ng mga Houthi ang mga footage
na sinasabing nagpapakita ng pag-target sa aircraft gamit ang isang surface-to-air missile sa isang desert region ng Yemen Center, Namarib Province. At ito ang ikatlong pagbagsak ng aircraft sa buong buwan ng May. Noong nakaraang linggo, dalawang beses na na-damage ng missile attack ang isang Marshall Islands flagged na Greek-owned ship sa Red Sea malapit sa coast ng Yemen, na mayroong private security firm na nagsabi na ang radio traffic ay nagsuggest na ang vessel ay nagkaroon ng tubig matapos ma-struck. Ang mga Houthi ay nag-claim ng responsibility sa attack. At ito ang ikalimang pagkakataon na nagtulungan ng US at British military at nag-conduct ng combined operation laban sa mga Houthi mula noong January 12. Ngunit ang US ay patuloy na nag-carried out ng halos araw-araw na pag-attack upang mapatay ang mga Houthi targets, at kasama na ang mga incoming missile at drone na nakatarget sa mga ship, pati na rin ang ibang mga weapons na inihanda upang ma-launch. Ang US FA-18 fighter jets ay na-launch mula sa USS Dwight Eisenhower na aircraft carrier sa Red Sea ayon sa mga officials, at ang iba pang US warships sa region ay nag-participate. At ang shipping sa pamamagitan ng Red Sea at Gulf of Aden ay na-decline dahil sa threat ng rebels. Samantalang ang US warship ay nagtanggal ng ilan sa mga missile launcher at mga drone na target ang mga vessel sa region sa nakaraang linggo. Si President Joe Biden at iba pang mga senior leaders ay paulit-ulit na nag-warning na hindi ito tolerate ng US ang mga attack ng Houthi laban sa commercial shipping. Ngunit ang counter-attack ay hindi nag-appear na ma-diminish ang Houthi campaign against sa shipping sa region. Ang Houthi rebels ay nagsabi na halos 16 ang namatay at 35 naman ang wounded dahil sa joint airstrike ng US at British sa Yemen. At ang joint airstrike na nag-target sa Yemen Houthi rebels ay pumatay ng at least 16 na tao at 35 na wounded. At sinabi ng mga rebels na ang highest publicly na acknowledged death toll na mula sa mga patuloy na strike na na-carried out dahil sa mga rebels' attack sa shipping. Ang three official ng US ay nagsasalita sa ilalim ng condition of anonymity upang i-describe ang ongoing strike at inilarawan ang mga attack bilang pag-hit sa wide range ng underground facilities ng mga missile launcher at pati na rin ang mga command and control site at isang Houthi vessel at other facilities. At tinawag nila itong isang response sa isang surge sa mga attack ng Iran-backed militant group sa mga ships sa Red Sea at Gulf of Aden dahil sa war sa pagitan ng Israel at Hamas. Ngunit ang mga Houthi ay nakafocus lamang sa isa sa mga strike na sinasabing nag-struck sa building housing ng Hodeida Radio at sa civilian homes sa port city ng Red Sea. At ang Al Masira Satellite News Channel ay nag-air ng mga images ng isang lalaking na carried down sa stairs at iba pa sa hospital na tumatanggap ng aid. Ang Houthis ay inilarawan ng lahat ng mga napatay at wounded sa Hodeida ay mga civilian. At ang rebel force ay nag-held sa Yemen capital mula pa noong 2014 at kasama ang mga fighters na kadalasang hindi naka-uniform. Sa United Kingdom, sinabi ng Ministry of Defense ng bansa na ang mga Typhoon FGR-4 ng Royal Air Force ay nag-conduct ng mga strike sa Hodeida at further sa south sa Gulay Fika. Idinescribe nito ang mga target bilang building identified na housing drone ground control facilities at nag-provide ng storage para sa long-range drone, pati na rin ang mga surface-to-air weapons. Ang mga strike ay ginawa bilang defense sa harap ng ongoing threat na ibinibigay ng mga Houthi, sabi ng British Prime Minister na si Rishi Sunak. Ang US at ang UK ay nag-launch ng mga attack laban sa mga Houthi mula pa noong January. At kasama ang US na regular na nag-launch rin ng sariling mga attack, at sinabi ni Abdul Malik al-Houthi na isang secretive supreme leader ng mga Houthi na ang overall number ng mga namatay sa mga attack ay umabot ng 40 people at may 35 na wounded, at hindi niya ibinigay ang breakdown ng bilang ng mga civilian at mga combatant na namatay sa mga attack. Si President Xi Jinping ay nag-pledge ng karagdagang aid sa Gaza at nag-usap tungkol sa trade sa isang summit na kasama ang mga Arab leaders.
at ang Chinese President na si Xi Jinping ay muling pinanindigan ang panawagan para sa establishment ng isang independent Palestinian state at ipinangako na mas maraming humanitarian aid ang ibibigay para sa mga tao sa Gaza habang binubuksan niya ang isang summit na kasama ang mga leader ng Arab state sa Beijing. Simula pa noong October, ang Palestinian at Israeli conflict ay nag-escalate drastically at nagdulot ng malaking paghihirap sa mga tao, sabi ni Xi sa kanyang speech, at sa pagbubukas ng China at Arab States Cooperation Forum, ang war ay hindi dapat magpatuloy ng walang katapusan. Nagpatawag siya ng isang International Peace Conference para ma-resolve ang war sa pagitan ng Israel at Hamas at ipinangako ang 500 million yuan o $69 million na mga humanitarian aid para sa Gaza. At pinangako rin niya na siya ay magdo-donate ng $3 million sa isang agency ng United Nations na nagpo-provide ng assistance at relief sa mga refugee ng war sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang Beijing at Arab State ay sinuportahan ang mga Palestinian sa conflict na kung saan hinaharap ng Israel ang growing international condemnation matapos ang kanilang pag-attack sa Southern Gaza na kung saan halos nasa 45 na tao ang namatay noong nakaraang linggo. Ang overall Palestinian death toll sa war ay umaabot sa halos 36,000 ayon sa Gaza Health Ministry, at ang Beijing ay matagal nang sumusuporta sa mga Palestinian at kinokondem ang Israel sa kanilang mga settlements sa occupied territories. At hindi ito nag-criticize sa Hamas attack noong October 7 na pumatay ng halos 1,200 na Israeli. At habang ang US at iba pa na mga bansa ay tinawag ito bilang act of terrorism, samantalang ang China ay nag-grow ng economic ties sa Israel, at ang Egyptian President na si Abdel Fattah el-Sisi ay nagsalita sa isang ceremony at pinuri ang China sa pagsuporta nito sa immediate ceasefire sa Gaza at sa establishment ng isang independent Palestinian state. At tinawagan ko ang lahat ng active actor ng international community na gampanan ang kanilang moral at legal na responsibility upang pigilan ang outrageous war ng Israel, sabi ni LCC. At hinihikayat ko rin ng international community na kumuha ng immediate at decisive action upang ipatupad ang agaran at walang hadlang na pag-deliver ng humanitarian aid at assistance sa Gaza Strip, at upang ma-break ang Israeli siege at ma-counter ang any attempt na ma-displace ang mga Palestinian mula sa kanilang mga lands, sabi ni LCC. At bukod sa pag-address sa war, hinihikayat din ng Chinese leader ang mga Arab state na i-expand ang cooperation sa mga areas tulad ng trade, clean energy, space exploration at healthcare. At ang summit na inatenda ng mga head ng state mula sa United Arab Emirates, Bahrain at Tunisia, kasama ang iba pa, ay nakafocus sa pag-expand ng trade sa China at sa mga security concerns na related sa war ng Israel at Hamas. At ang China priorities sa region ay primarily economic, ayon kay Maria Papagiorgio, na isang lecturer sa politics at international relations sa University of Exeter. At gusto nitong ipagpatuloy ang momentum na na-establish sa mga nakaraang taon sa mga Gulf state at ma-expand ang mga investment, lalo na sa trade, technology at iba pang mga cyber initiatives. At bukod dito, nais ng China na i-present ang sarili bilang isang alternative sa West, na isang credible partner sa region at isang country na hindi nag-interfere sa nation affairs o kahit mag-exert ng pressure, sabi ni Papa Giorgio. Sina Xi at LCC ay nagkaroon ng bilateral meeting noong Wednesday kung saan nag-sign sila ng series of cooperation agreement sa mga area tulad ng infrastructure, technology at food import upang palakasin ang kanilang ugnayan. At ang China ay nag-invest ng $1 billion sa mga Egyptian state projects kasama na ang isang economic zone ng Suez Canal at isang new administrative capital sa east ng Cairo. At ang mga investment sa pagitan ng Egypt at China ay umabot sa halos $14 billion noong 2023 kumpara sa $16.6 billion noong 2022 ayon sa Egypt Statistics Agency. At kasama rin sa forum, ang President ng Tunisia na si Kais Saied at President ng Emirati na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at King ng Bahrain
na si Hamad. Ang China at Arab States Cooperation Forum ay na-establish noong 2004 bilang isang formal dialogue mechanism sa pagitan ng China at mga Arab States. At ang China ay ang ika-apat na pinakamalaking trading partner ng Tunisia, matapos ang Germany, Italy at France, at binigyan ng Beijing ng funds ang mga hospital at mga sports complex sa Tunisia. At ang mga companies ay nagkaroon ng agreement upang mag-build ng mga strategic infrastructure tulad ng mga bridge at deep water sa Mediterranean ports. Ang UAE ay may malawak at growing economic relations sa China na humaharap sa criticism ng US dahil sa alleged Chinese military na itinatayo sa Abu Dhabi. At bukod sa malawak na trade ties sa Middle East, ito ay lalo pang nagnanais ng diplomatic role sa region noong 2023. At tumulong ang Beijing bilang broker ng isang agreement na nag-result sa pagkabuo muli ng diplomatic relation sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran matapos ang 7 taon na tension. At sa isang role na previously reserved para sa mga long-time global heavyweights na katulad ng US at Russia. At sinusuportahan ng pamahalaan ng Slovenia ang pagkilala sa isang Palestinian state na ipinasa sa isang parliament na for approval. Ang Slovenia government ay na-endorse ang isang motion upang i-recognize ang isang Palestinian state at nag-demand sa parliament na to do the same. At sinabi ni Prime Minister na si Robert Golob na nagpadala ang government ng isang proposal recognition sa parliament na maaaring mag-convene sa susunod na linggo at dapat kumilos ang buong mundo na patungo sa kapayapaan, sabi ni Golob sa isang government session. At ang paraan upang ma-achieve ang peace ay isang two-state solution. Ang desisyon ay hindi laban sa sinuman at kahit sa Israel. Ngunit ito ay isang message para sa peace, at dagdag niya pa habang ipinapakita ang flag ng Palestinian sa government headquarters sa Ljubljana, na kapital ng Slovenia. Sinabi ng Israel Foreign Minister na si Israel Katz na umaasa siya na ang Slovenia Parliament ay ire-reject ang desisyon ng government at ang parliamentary approval ay necessary for the move to take effect. At ang Golob ruling Liberal Coalition ay may comfortable majority na 90-member assembly at ang vote ay dapat na formality. Ang desisyon ng government ng Slovenia ay dumating lamang 2 araw matapos ang Spain, Norway at Ireland ay ni-recognize ang isang Palestinian state, isang hakbang na nakondem ng Israel. At dahil sa pagkilos na ito, ang Slovenia ay magiging pang-sampu na member ng 27-nation European Union na official ng kinikilala ang isang Palestinian state, at hindi member ng European Union ang Norway, ngunit ang foreign policy nito ay aligned sa bloc. Nagsimula ang Slovenia sa recognition process noong May, ngunit sinabi nilang maghihintay sila hanggang sa mag-improve ang situation sa ongoing war ng Israel at Hamas sa Gaza. Sinabi ni Golob ngayong Linggo na binibilisan niya ang process bilang tugon sa pinaka-latest na mga attack ng Israel sa Rafah na nagdulot ng halos 1 million na Palestinian ang na-displace at halos 140 na mga bansa ang nag-recognize ng isang Palestinian state na more than 2/3 ng United Nations. Ang move to recognize sa isang Palestinian state ay nagdulot ng pagbagsak ng relasyon sa pagitan ng European Union at Israel. At ang Spain at Ireland ay nag-push sa European Union na mag-take measure laban sa Israel dahil sa patuloy nitong pag-attack sa Rafah. Ang pro-Palestinian camp sa Wayne State ay na-dismantle, habang ang mga MIT student ay naglakad palabas ng commencement, at ang mga police ay nag-broke up ng pro-Palestinian encampment sa isang university sa Detroit at nag-arrest ng halos 12 na tao, habang higit sa 100 graduates ang nag-walked out sa commencement sa Massachusetts Institute of Technology sa East Coast. Na latest stress sa mga campus na related sa war sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang mga pulis na may suot na riot gear ay nagtanggal ng mga fencing at nag-broke down ng mga tents na itinayo noong nakaraang Linggo sa green space near sa undergraduate library at Wayne State University. At ang president na si Kimberly Andrews Espy ay nag-cite ng mga concerns sa health and safety at mga disruption sa campus operation. Walang individual o group
ang may permit to claim sa mga campus property para sa personal use at hindi papayagan ang iba na magkaroon ng access sa mga property, sabi ni SP. Idinagdag pa niya na ang camp ay nag-create ng isang environment of exclusion na kung saan ang ilang member ng ating campus community ay naramdaman ang unwelcome at unable to fully participate sa campus life. Isang outdoor commencement ceremony sa MIT sa Cambridge malapit sa Boston ay na-disrupt ng 10 hanggang 15 minutes nang lumabas ang ilang mga graduates. Nakasuot ng keffiyehs at mga checkered scarf na nag-represent sa Palestinian solidarity, at sa kanilang mga gowns at caps, sila ay nag-chant ng free. Free the Palestine, at humawak ng mga signs na nagsasabi na all eyes ay nasa Rafah.